Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chiang Ame from Japan, Kabayan. Dear God, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 13 to 19, 2024. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok. Diyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Siyempre, maraming salamat po. Kung gusto nyo ng personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Ay, baluga. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Naku, dun pa naglaro ang mga anak ko. Okay. Virgo, there's a commitment. Ring, bear, and heart. Okay. There's a commitment or partnership or pakikipag-usap, either karelasyon mo, either lovers mo, either may related ito sa iyo. Commitment eh. May mga promises or commitment sa iba, no? Nakikita ko dito na maaring may mga either related din ang kontrata, halimbawa ganyan. May kontrata and there's a cycle ng buhay mo na magaganap na magkakaroon ng pag-uusap. Ganyan. Commitment or partnership. Ganyan. Baka iba dito ahabaan ng kontrata. Diba? O, halimbawa, iba dito is mayroong tao na makipag-commit sa'yo to deal yung lovers mo, malapit sa puso mo. Ganyan, no? So, nakita ko dito. And we have the bear, no? Sinasabi dito na there's a protection or you have an ability to think or you have a power na pamunuan yung isang bagay, no? Sa nakita ko dito. Pagdedesisyon. Also, this is also a decision making, no? Sa nakita ko dito. Hindi to yung situation na may mga gusto ka ng protektahan, maybe also yourself yan. You need to protect yourself or may dito yung situation na maari may gusto kang protektahan din na mahalaga sa buhay mo, ganyan. And then din yung situation na maaring iba sa inyo is andito kayo sa situation na may gagawin kayong pagmamanage ng isang finances or pera man yan or negosyo o pagkakagastos. Yun na nakita ko dito. No? And then we have the heart. Yung sinasabi dito is there's a romance or someone want to give love, ganyan, or may pagbibigyan ka ng pagmamahal, ganun nga. Maybe also yung you need to protect yourself or you want to protect someone kasi mahal mo siya, ganyan, nakita ko dito. Andun din yung affection, andun din yung maaring may mga tukso, ganyan. Hindi na, ang tukso kasi hindi lang dahil to sa it comes to relationship, 'di ba? Halimbawa, tukso in a bad way, 'di ba? May mga ganun. Halimbawa, na uudyukin ka to deal to something, 'di ba? May mga ganun eh. Yung mga dealing kasi we have the commitment and dealing din kasi 'yan, 'di ba? Maaring nakikita ko rin dito na meron ding tao dito na either magkakaroon ka ng affection, either to your relationship, kaibigan, something ganun. Ako nakita. No? Parang may magaganap na isang situation na paglabas or outdoor, maraming tao. No? Ako nakikita. Hindi ko alam kung anong meron. Either ikaw isang katrabaho in a public, or may gagawin ka isang situation na in a public, ganyan. Or maybe may mga imimit ka ng mga tao, ganyan. Mga famous, sa iba dito is a famous.
or maaaring katrabaho ka sa isang kumpanya na sikat, tapos may nakikila ka, maaari may mga nakikilala ka mga boss, manager, ganyan, or artista, ganyan sa iba. Mayroon din ako nakita ang audience sa iba, audience or just an outdoor situation na mangyayari or gagawin. Sa iba dito is networking, no? Kaya siguro ang dami ko nakikita. Madami kasing tao rin ako nakikita when it comes dito. Baka may mga humanga sa'yo or may mga sitwasyon na gano'n. Kasi we have that beer eh, no? Nakita ko rin dito. Ingatan mo rin yung sarili mo or may iingatan kang isang tao. No? Tingnan natin ang energy ni Virgo. Ano energy mo? This week. Thank you po. Okay, do you have an active... Devil agad! And the sadness, oh my God. Ang aga nito ah. Sabi ko na nga ba eh. May pang-aakit. May ano no, may pag-alis activity or may aalis. The Eight of Swords and the Five. We have the Five po. And the Hangman. Okay. Ang energy mo this, ano eh. We have the Hangman eh. Andito ka, energy mo this week is sadness, no? Maybe ha, dito yung sitwasyon na maraming iba sa inyo is magkakaroon ng problema when it comes to pera, financial, or a sadness of ano, maaring andito rin yung situation na parang ma-feel mo na nag-iisa ka or iiwanan kang mag-isa. There's a rejection. Then ako nakikita, may mga struggle ako nakikita dito na may stuck ka, na situation na ang hirap i-accept. No, na hindi mo, may mga sitwasyon na hindi ka pa ma-accept at maguguluhan ka. No, sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na you're in a pain situation. No, andito yung magpo-focus ka dun sa painful, andito yung situation na mga negative. No, there's a negative thought, ganyan, may mga sitwasyon na matatrap ka, may stuck ka, magkakaroon ng restricted, ganyan. May mga sitwasyon na there's a frustration ako na nakita na siguro either may aalis or may mga sitwasyon na hindi mo pa talaga totally matatanggap ito, no? Kaya nakita ko dito na naghihintay ka ng isang answer or revelation or may mga sitwasyon na hindi ka muna gagawa ng action. So nakita ko dito. Nandito rin yung pagkakaroon ng self-imprisonment, no, sa'yo. So nakita ko dito. So iba dito, magkakaroon kayo ng mga pag-aaway. No? Either yung karelasyon mo, either kapatid mo, kasama sa trabaho, ganyan. Ang nakita ko. May nakikita akong judgment. Kanta kaya. May nakikita akong ano, hindi ko alam kung may nagpapadoktor or may taong may sakit. Ingat din, baka sumakit yung ulo mo, paa mo, or you have a painful na nararamdaman sa ngayon, or meron dito ako nakikita na hindi ko alam kung nagpapadoktor siya, hospital, confined, or paralyzed, no? Sa nakita ko. Parang may something ganun ako nakikita. Or hindi man doon sa part na yon, maaring meron ditong situation na pag-alis sa nakita ko dito. Na mangyayari, maaring may mga ipopor. Kasi ang nakita ko dito, kailangan mo rin kasing umalis dito sa sadness na to, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga,
kailangan mo magsakripisyo eh. Kailangan mo mag-accept dito. May nag-aaway ba when it comes to territorial? Ayaw pala ano, kasi may nakita kong maari may nag-aaway to territorial, pera, ganyan. Sa nakita ko dito. Sa iba ganun, no? You need to create yourself. Tingnan ko nga. Ano ito? Sa iba dito, may pag-aalok, no? May pag-aalok. May pag-aalok na ang kahihinatnan is sadness. Or may isang sitwasyon na hindi ka kaagad makakaalis sa lungkot na to. Ano pwede ko malaman dito? No. Sorry, napapaganon yung ano ko. Meron ka daw isang situation na ano, na hindi mo pa kayang bitiwan. Ganyan. May mga sitwasyon na mai-stuck ka, may mga sitwasyon na kailangan, may tao rin kasi dito na kailangan ng ano, alaga or kailangan ng self-care, no? Nakikita ko dito. Either ikaw or malapit sa puso mo. Sa nakita ko dito, kailangan ng pag-aalaga. Sa nakita ko. Sinasabi rin dito na yun nga, kailangan, siguro iba sa inyo magkakaroon kayo ng problema. Iba sa inyo may problema siguro kayo sa pera, no? Na kailangan yung mag-ipon or you need to save money for the future. Sa nakita ko dito. Yun. Ibig sabihin, meron dito na tao na malapit sa puso mo na wala nang pag-uusap, ano? Either you block this person or this person is wala na, as in wala nang pag-uusap. Ang nakita ko ito. Maaring hindi mo na siya kinakausap, and then maaring siya is papunta na sa iba, kasi we have also that travel din kasi, no? Nakikita ko dito, maaring itong tao na to is iba na yung landas niya, no? Sa nakikita ko dito. O kaya naman, halimbawa, when it comes to a relationship, nahandyan nga siya, pero hindi naman kayo gano'n nag-uusap. Mga gano'n. No? And then, sa nakikita ko rin dito, meron ditong tao na nalulungkot na hindi siya makapag-desisyon sa sarili niya. Either siya is magko-crossroad o hindi. Mayroong mga desisyon siya na meron akong desisyon dito na nakikita na hindi natatakot siya desisyonan. Halimbawa ikaw, you are in a sad situation. Imbis na umalis ka dun sa sitwasyon na rin. Imbis na hindi ka magpatrap dun sa sitwasyon at bumitiw ka na, hindi mo kaya mag-desisyon. Parang hadun ka pa rin sa sitwasyon mo na ayaw mong bitiwan yung part na yon, no? Na pinagdadaanan mo. Ganun. Andun ka pa rin sa thinking. Andun ka pa rin sa takot at painful na pagka lumabas ako at nag-iba ako ng landas. Hindi ko, kumagahan din yung sitwasyon na pagdadalawang isip na magiging okay ba ang lahat? Parang ganun. Ganun nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang anong parating kay Virgo? Anong parating kay Virgo? Bakit? Tandaan nyo, maaaring ito isa vice versa, ha? The judgment. Paparating sa'yo,
May mga iisipin ka raw na bagay-bagay. Either pera, pero ang nakikita ko dito kasi, 5 of Swords, 9 of Wands, oh, the Hangman and the Fool. Paparating sa'yo, kasi ang iba kasi sa inyo is masikreto eh. Iba sa inyo masikreto, sobrang masikreto. May mga lihim kayo na ayaw nyo ipaalam, or may mga, or vice versa tayo ha. Hindi yung sitwasyon din na maaring may tao dito na hindi nagiging totoo, no, na nagkakaroon ng paglilinlang or nagkakaroon ng pandaraya, no, sa nakita ko dito. Sinasabi rin dito na meron ka daw kailangan na, kasi sabi dito, you need to trust your intuition. Kailangan mo makinig ka sa inner voice mo, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo din daw maging aware sa pera, sa tao na kasi may taong may hidden eh. Teka nga. May taong may sikreto dito. Anong pwede ko malaman kay ano? Ingat kayo ha. Iba dito, yun nga, more on problema with comes to money. Tapos, ingat kayo sa pwedeng manloko sa inyo, no? Mag-trick sa inyo, ganyan. Nakikita ko dito. Sinasabi rin na you need to let go sa yung mga situation na sadness. Kasi this is more on sadness na kailangan mo na daw i-accept yung mga bagay-bagay na dapat i-accept to make a new beginning sa buhay mo, sa nakita ko dito. No? Kasi meron ka daw sitwasyon na tinatago sa ngayon, or you're hiding your feelings either kasi wala kang trabaho, or wala kang trabaho, wala kang pera, ganyan, or may mga sitwasyon sa'yo na yung feelings mo is hindi mo maisabi sa kaiba, kaya ginagawa mo, kinikimkim mo na lang yun, no? Ang nakita ko dito. Kaya ang sinasabi dito na may mga sitwasyon na kailangan mo na i-let go. May mga sitwasyon na kailangan mo ng pagbabago, or kailangan mo talaga mag-transform dito. No? Kailangan talaga ng transformation. Make a new beginning. You need to let go the past. Kasi it's done. It's done na yun eh. No? So nakita ko dito. This is a time to decide. No? Na magkaroon ka ng bagong beginning sa buhay mo. Kumbaga, yung hiding na yun, kung ano man yung sadness na mangyayari sa buhay mo, i-let go mo na yun. Kasi, na muna hindi ka makakapag-move on, walang mangyayari sa'yo. More on may stuck ka talaga sa situation mo. Sa nakita ko dito. Ganun. Kailangan mo rin, isa iba dito, handito yung pag-decision na ano, magkakaroon daw kayo ng decision making na i-change nyo. Either, sa pera, ganyan. Baka mag-change na kayo ng mga pag-manage to a pera, ganyan, sa nakita ko dito. Nandito rin yung situation na magiging aware na rin kayo sa mga paggastos-gastos, ganyan. Magiging aware na rin kayo sa mga situation na maaaring may mga nangyari in the past na hindi maganda, na ngayon magiging aware na kayo dun. Ganun. May tao dito na may nararamdaman pero hindi niya sinasabi, ha? Ingat lang. Kasi feeling mo parang ano eh, parang you're alone, no? Nandito kayong sitwasyon na nag-iisa ka. No, kaya more on thinking, more on hiding your feelings ako nakikita dito. Tingnan natin ang dapat iwasan. Hey, Virgo. Nagkakaroon ka tuloy ng struggle in life. Thank you.
Queen of Cups. Six. Alam, bakit ito nagamit ko? Baliktad. Bakit po? Dalawa na agad. Uy, tamo 2 and 2. Oh. Dapat, oh, we have the 10 of cups. Puro ano to, ah. Dapat mo daw iwasan is, kasi makakaramdam ka raw ng pagod, sadness, mga deep unhappiness, mga situation na pag-aalala, mga situation na parang natalo ka, mga sitwasyon na maaring hindi ka gaano makakatulog, iisipin mo gabi-gabi, mga deep unhappiness, mga violence, mga situation na magkakaroon ng chaos, no? Sa nakita ko dito, magkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa nakikita ko dito, no? Yun, iwasan mo yun. Iwasan, kasi we have more on cups, mga water, you know? Trust your intuition. Siguro iba dito, if you have a travel, ako nakikita na related ang water, no? Sa nakikita ko dito. Kasi there's a more on water kasi ako nakikita. Ingat na lang kayo, no? Para... basta mag-trust lang kayo sa intuition nyo. Mag-trust lang kayo sa intuition nyo. Mga dapat yung iwasan nyo, yung pag-worry, pag-aalala sa isang situation, no, sa nakita ko dito. May mga gulo o pagkagulo ng isipan kasi sa nakikita ko dito. Mas more ka ngayong magiging sensitive or handi yung emotions, no, sa nakikita ko sa'yo dito. May mga i-imaginein ka raw, may mga sitwasyon na alalahanin, mga stress, anxiety, ganyan, depression, ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon daw na parang hindi mo matatanggap. Ganyan. Ang nakita ko. Either sa family mo, malapit sa puso mo, or sa'yo. Sa nakita ko. Kasi nakita ko dito, either there's a situation na bubuhatin mo siya ng mabigat, parang hindi yung... Kasi sinasabi dito na mayroon kang dapat i-let go kasi more on stress ka ngayon. Yeah, may mga, siguro panggabi ka lang or you have an insomnia or may mga karamdag ka ng mga migraine, siguro gano'n. May mga sitwasyon siguro na inaalala ka kaya nakikita ko rin dito na magulo ka, either sa pera yan or ano man parte ng buhay mo yan, no, sa nakita ko dito o sa family mo yan o karelasyon mo yan sa nakita ko dito na inaalala mo yun. Sinasabi dito na you need to let go itong situation na to, you need to be wiser and stronger, no, kasi hindi ka nag-iisa, sinasabi rin dito, hindi ka naman talaga nag-iisa, you need to overcome yung mga obstacle na pagdadaanan mo sa buhay mo, let go whatever holding you back sa nakaraan, kasi yun nga, sabi ko sa'yo, it's done, then naman kanina talaga, release the baggage, no, you need to release the baggage, kailangan dito ng transition talaga, pagbabago, kailangan talaga na i-leave behind mo na yun, kasi, mag-forward ka na sa calm water o sa umalis ka na dun sa stress or pag-aalala na situation, no, sa nakita ko dito. Alisin mo na yung mga situation na ganun. You need to take care of yourself, no, sa nakita ko dito. And yun nga, you need to focus kasi, you need to create yourself again. Ang nakikita ko dito, you need to create yourself again and you need to balance, no, either yung sarili mo, relation with girls to your family, keep moving to reach your goal. Kumbaga, i-leave behind mo na yung sitwasyon na yun, no, na nakapagpapa, ano sa'yo. Kasi handito naman yung family mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. No, handa yung family mo. Kailangan mo magkaroon ngayon ng mga bagong layunin in life. Kailangan mo na ngayon mag-focus to create yourself again and to create yung from... para sa future mo, no? Sa nakita ko dito. Yun. Tingnan natin ang... Kasi kailangan mo ngayon i-develop yung sarili mo, eh. Na, ano, either your family mo or more on yung sarili mo. Kailangan mo i-develop ngayon yung sarili mo para makapag-heal ka, no? Tingnan natin ang love ni Virgo. Hello? Yung mga ano ko, sabay pa talaga sila.
Para sila yung ano, yung sabay na para aeroplano, para lumanding. Bakit po? Emotional ka ngayon. King of Wands. Siguro iba dito, may mga iniisip kayo, ganyan. Kaya nakita ko na emotional. Iba siguro pag-aalala. When it comes to a love, there's a failure. No? May mga nangyari or may mga mangyayari. May pangyayari dito na nakikita ko dito na may mag-fail na when it comes to a love. Meron ditong situation na nagdadalawang isip ka na you need to control kasi sa ngayon sa nakita ko dito meron na kasi ditong tao na either hindi mo na siya susuportahan or tao na hindi na siya susuporta sa iyo or wala na siya sa likuran mo. No, sa nakita ko dito. Kasi, more on yourself na kasi ako nakita to. May mga sitwasyon kasi dito na nakita ko na parang ayaw mo nang lumaban, ayaw mo na. Parang doon na lang yung kailangan mo na lang. Yung iba dito, pagtsatsaga. Kailangan yung magtsaga, no, sa nakita ko. Pero parang doon yung ayaw mo nang lumaban, no. Doon yung nagkakaroon ng failure. Sa iba dito, meron ditong tao na maaring there's a pandaraya or paniling lang ako nakita. Sa iba dito, there's a disloyal person. No, sa nakita ko dito. Meron ako nakikitang weak. May tao na mahina. Ako dito na nakikita, no? May tao na mahina. As in, may tao na mahina na sumuko na dito. Pero nakita ko sa kanya, nag-jungling siya. No, either ikaw, or just a person, no, na parang nag-jungling itong tao na to dito. Bakit to nandito to? Ibig sabihin, meron kang kinikim-kim na mayroon kang kinikim-kim na Virgo na feeling na ikaw lang nakakaalam. Ganyan, nakita ko dito. Nalalack of confidence ka rin, no? Nandito rin yung, may losing, no? May losing ako nakikita dito. Bakit po? Iba dito nagkakaroon ng chronic fatigue, no? Parang hindi siya sa parang sobrang pagod. Pagod na pagod. Parang hindi yung ayaw ng lumaban, ayaw ng sumuko. Baka ikaw 'to, no? 'Yan, ayaw na ng paglaban. Tingnan natin. Parang you feel incomplete, Virgo. Sa nakita ko dito. Parang nakikita ko hindi ka kompleto. Siguro more because of the failure and the sadness. Sa nakita ko, maari may taong naging disloyal din dito. Sa iba, ganun ang nakikita ko. No, sa iba, ganun. Kailangan mong, you need to keep fighting, no? Sa nakita ko dito. Huwag mo ring linglangin yung sarili mo. Baka ikaw, nililinglang mo rin yung sarili mo. Kaya minsan. Kasi kailangan mong, kailangan mong iangat din yung sarili mo dito sa nakikita ko dito. You need to be strong. Kailangan mo kasi dito na magdesisyon sa buhay. Kailangan mong magkaroon ng mental clarity, no, sa nakikita ko dito. Hindi na lang dapat mong gawin. Mag-focus ka ngayon sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, sa mga dreams mo, sa mga wish come true mo doon.
mag-focus ka doon. Hindi doon sa mga situation na nag-fail or nag-fail or may mga sitwasyon na hindi magandang nangyari or mangyayari sa buhay mo, no? Advice po. Anong advice mo kay Virgo? Bakit ba ito palagi ko nagagamit? Baliktad-baliktad na yung card ko. Pero okay lang, pareho lang naman. Someone spying, ano, or there is someone here na nakatingin sa'yo, no? So, nakita ko dito. We have the, may mga angels ka dito. Sabi dito, syempre ang advice dito, kailangan mo daw ngayon mag-rest. You need to take care of yourself, mag-relax ka. Kailangan mo ngayon ng mental peace. Nakikita ko dito na kailangan mo ibalik yung dating ikaw, yung sobrang confident, no? Sa nakita ko dito. Andito yung sitwasyon na you need to release or to escape sa isang sitwasyon na natatrap ka o na-stuck ka. Sinasabi dito, kailangan mo na daw mag-iba ng landas or may mga sitwasyon na kailangan mo nang mag-new path, ganyan. Or changing decision making, ganyan. Kailangan mong ma-let go, kailangan mong mag-desisyon, no? Sa nakita ko dito. And then, yun nga, more on focus to yourself, meditate, rejuvenate, ganyan. Kailangan mo muna ng quick time, no? Okay na kailangan mo mag-travel, mag-travel ka muna para let go ka muna sa mga bagay-bagay para bumalik din yung confident mo, ganyan nakikita ko dito. You need to let go the past because it's done and it's over, no? Kumbaga na handun na yung kailangan mo lang din talaga dito na matuto sa mga nangyari or mangyayari sa buhay mo. Yun na lang din ang sinasabi rito eh. And kailangan mo magkaroon ng mental strength, clear mind. You need to taking control yourself. Siyempre, kailangan mo na ngayon magkaroon ng freedom, no? Let go and abandon yung mga nangyari or you need to withdraw para makapag-focus ka na sa sarili mo more para maibalik mo yung dating ikaw. No? Ang nakita ko dito. Pag-aralan mo yung mga sitwasyon, ganyan. Tanongin mo rin yung sarili mo. Ano ba yung makakapagbibigay sa'yo ng fulfillment, happiness, and joy, di ba? Tanongin mo rin yung sarili mo, di ba? Ang yun ang nakita ko to. Kasi maari sa nakita ko rin dito na may tao dito na maaring umalis na rin, ako nakikita, may umalis na isang tao, either ikaw or there's a person here na umalis, and then, or may tao rin ako dito na hindi na rin, na ano ba tawag dito? Malamig na sa'yo, yan. Yung parang wala nang, or ikaw ah, halimbawa ikaw, yung tao na yun, hindi mo na siya kanakausap, ganyan. Or vice versa tayo ah, parang wala ka na rin pakialam dun. Parang wala na, as in, ayoko na siyang kausap, wala nang pag-uusap, or wala nang pag-uusap, ganyan. Kumbaga, meron ka rin situation na maaring iniiwasan kasi ayaw mo na rin, kasi malabig na nga siya, wala nang pag-uusap, or andun na rin na ganun. Parang ayaw mo na rin na ma-stress sa kanya, ayaw mo na rin ma-stuck sa kanya. Ganun. Siguro maaring ganun sa iba. Magiiwasan ka or kailangan mo nang i-let go, ganyan. Para maibalik mo na rin yung dating ikaw, yung confident mo, no? Yung pagiging masiyahin, ibalik mo na rin yun. Alagaan mo daw yung sarili mo, ha? Focus to yourself. Kailangan mo kasi ngayon ng mental peace. Take a breath, no? Take a breath. Pause a break ka muna sa sarili mo, no? Para makita mo rin yung dating ikaw. Arigato naman sa God bless.